So ayun, magandang araw mga kaibigan, Kuya Jeboy nagbabalik at welcome dito sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to ay i-hit mo na yung subscribe button at idamay mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo at kung wala naman, wala akong pakialam. So, ayun mga kaibigan, for today's tutorial ay actually hindi na nga sana ako gagawa ng content tungkol dito kasi ito ay common na ginagamit naman talaga sa pagtatatak ng t-shirt. Kaya lang, may mga kaibigan tayo na nag-PPM, nagre-request na mag-tutorial tayo ng ganito kasi siguro baguhan at medyo nagkakaroon ng konting sablay, nag-struggle sa ganitong proseso. So, ito yun mga kaibigan, no? Ang tawag dito ay dark transfer paper na ginagamitan ng pigment ink. No, pigment ink lang po mga kaibigan, no? Hindi pwede ang sublimation, hindi po pwede yung mga dye ink sa ecosolvent. Pwede, pero kailangan malalaki yung image. Kasi pag yung medyo maliliit, lalo may mga text mga kaibigan, nagbibleed yung maliliit na letter, lalo yung black. Ewan ko sa ibang ink, pero yung sa ginagamit ko kasi ganun. So, hindi ko siya ginagamit dito, pero pwede daw. So, nagiging issue dito ng mga ilan nating kaibigan ay yung natutuklap o mabilis matuklap daw pagkatapos ng print. No, so, hindi ko alam ang dahilan kung sa proseso ba o sa brand na ginagamit. So, ito, nasabi ko na, ang brand na ginagamit ko na dark transfer mga kaibigan ay Nina. No, nabibili ko to dito sa may supplier na malapit sa amin sa Uniprint. Sa kanila ko ito nabibili. Nina po ang brand nito mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Itong t-shirt na to ay yan po ang ginamit ko na pamprint dyan. Yan, matagal na ho to, 1 year ago. Ipinost ko pa yata to sa Facebook ko kasi gusto ko lang yung design. Mahigit isang taon na to mga kaibigan pala. Gusto ko rin masubukan kung totoo ba na yan ay tawag dito, mabilis matuklap. So hindi po totoo mga kaibigan, siguro nasa proseso at saka yung klase ng dark transfer na gagamitin nyo. Ito mga kaibigan ni at least susuot ko isang beses to sa isang linggo at hindi ho kami naglalaban ng ano, pinapalaundry ho namin ng mga damit namin kasi itong katabing-katabi ng shop ko ay laundry shop. No, laundry shop to. Parang pader lang yung pagitan tapos laundry shop ka na. So ayan. O, diba? Shout out sa nag-share ng ganitong design sa groups, no? Kasi sa group ko lang ito nakuha, sa Facebook groups. Ito yung ginawa ko po para sa sarili ko, pero tingnan nyo hanggang ngayon ho, ay napakaganda pa rin ho ng print. O, diba? So, hindi ako naniniwala, kaibigan, na ito'y mabilis mato. Pwede magka-crack, kasi ito nito meron na ito eh. Actually, meron na ito mga kaibigan, yung mga nagka-crack. Ayan, mapapansin niyo yung mga dulo, ayan o. O yan, ganan. Ayan. Ganon. Pero yung matutuklap ho, sa palagay ko may mali dun sa proseso ng pagtatatak. So, isi-share ko sa inyo yung ginagawa ko kasi sa loob ng 3 taon ko mahigit sa digital printing, so hindi pa talaga katagalan mga kaibigan, may tuturing na baguhan din ako dito sa larangan na to. Sa loob ho ng 3 taon mahigit ay hindi pa naman ho ako nakakatanggap ng reklamo na natuklapan ako ng ganito. Ano? Kahit mag-print ho ako ng ganito sa mga honeycomb na tela, limited kasi yon sa mga polisher. Ano? So, i-tutorial ko sa inyo, meron ako dito yung aming regular customer kasi nagpatatak na una naman. Honeycomb po ang tela noon. So, halos 2 taon ko na silang customer na paulit-ulit lang ho sila nakatatlong kulay na sila ng uniform pero sa akin ho sila papatata kasi nagugustuhan nila yung kalidad ng ganito, hindi natutuklap. No? Kasi yung dating sinampo nila sa akin, nagtuklapan na ho yung mga dulo. So, ayun, ituturo ko mga kaibigan kung ano yung ginagawa ko. Hindi ko kasi ako naniniwala na natutuklap siya kaagad eh. Kasi kung matutuklap ho ito kaagad, sa paraan ho ng paglalaban namin, palagay ko matagal na ito sira. May higit 1 taon ho ito sa akin. Hindi ho yan natutuklap. Nagka-crack, katagalan nga. Kasi sakit naman ho talaga ng dark transfer paper yan, ano.
parang mga ganyan. Ayun kung nakikita nyo. Ayan, ganyan o. Ayan, o. Ayan. So yan kaibigan, punta na tayo sa ating heat press para ma-demo na natin, no, ng maayos yung ating gagawin dito sa dark transfer paper. So yan guys, nandito na tayo, no, mag-sample lang muna ako ng isa. So medyo maraming print to. Alam ko, napakita ko na minsan tong design na to, eh, yung tutorial ko kung paano magtanggal ng vinyl tsaka ng dark transfer. Parang sila din yung sinample ko eh. So, ulit sila ulit kasi suki ko na yung mga yan. No? Isa pa sa nagiging problema na ating mga kaibigan, no, yung paggagamit sila ng dark transfer paper ay yung magkakaroon ng color migration ba tawag doon, yung nakikita yung kulay ng damit dito. Kalimitan nangyayari yun sa mga dark color, mga kaibigan. Especially sa black. At saka itong red. Malimit, ganon. So, ang technique doon mga kaibigan, simple lang naman. Dapat hindi siya masyadong mahigpit. Tamang-tama lang. No, huwag naman masyadong maluwag. At saka yung temperature dapat hindi masyadong mainit. Actually ako mga kaibigan, isang settings lang yung ginagawa ko. Pag kahit dark transfer o vinyl, ang ginagamit ko lang na settings dyan ay 160 yung temperature at saka 10 seconds. Pero depende. Halimbawa, pag vinil, depende po siya kung ilang kulay. Kagaya nung ginawa ko doon sa 2 colors, so hindi ko binubuo agad yun ng 10 seconds. No, partial, kumbaga. Parang first press ay 3 minutes. Basta ganun, panoorin nyo lang. Hirapan akong mag-ano. Tsaka ito, mga kaibigan, hanggat maaari, ang dark transfer paper po, dapat ay hindi nyo siya paulit-ulit na iipitin kasi mangyayari talaga yung color migration pag siya ay paulit-ulit yung hini-heat press. So, dito sa kaso na to mga kaibigan, unahin ko muna yung manggas. Nagamit tayo ng halaman. So, unahin muna natin yung manggas mga kaibigan. Ano? Dahil sa side na to, meron tayong dalawang materyales na gagamitin. So, yan, dahil manggas mga kaibigan, gagamit tayo ng palaman. Refresh natin ng ilang seconds. 3 segundo, pwede na yon. So, ang design, parang plug, tapos may pangalang member. So, ganito. Inuuna kong i-press to, hindi ko yung pinagsasabay, mga kaibigan. Kasi nga, ay ayokong na-overcook yung, ano, itong dark transfer. So, ilalagay ko muna to. Yan, ganyan. 3 seconds. Then, to clap. Dahil gumagamit tayo ng magandang klase ng vinil. The power of chemica. Saan ka malalagay ito? Kung mapapansin nyo, mga kaibigan, lagi ako may extra teflon kahit may teflon na itong ating heat press. No? Meron kasi yung pinaniniwalaan dyan. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Mga kaibigan, importante ito, huwag nyo muna tatanggalin ito. No? Gumamit kayo ng basahan, punasan nyo. Punasan nyo. Bago nyo tanggalin. Kasi ang paniniwala ako dyan, mga kaibigan, once na mainit pa yan, kasi pag tinuklap natin ito ng mainit pa yan, no, kaangat mo lang ng heat press, ay parang humihina yung kapit nung dark transfer. Kasi kita nyo, oh, sticky siya dito sa ano. O, oh, diba? Eh kung pagkataas mo kasi nito, parang naisip ko lang naman yun mga kaibigan. No? Medyo malambot pa yung kanyang tawag na adhesive. Pag inangat mo, parang syempre, angat din siya. Kasi diba medyo sticky siya dito sa ating teflon. So gumamit na lang muna kayo ng basahan, punas-punasan nyo na lang muna. Bigyan nyo ng mga ilang segundo bago nyo tanggalin yung teflon. Isa yun sa technique na ginagawa ko. Kasi yung iba mga kaibigan, hindi na nagamit ng ganito, extra teflon, nakarate ka na dito, so pagkaangat, feeling ko, umaangat din yung, ito kasi nga, medyo sticky, bahala na kayo, maniniwala kayo sinasabi ko. So yun, natapos tayo sa manggas, so itatatak natin yung likod. So ito, ang ginamit ko dito ay Korean brand lang, no? Yan, yung pangit, diba?
Kasi ina-assemble namin yan para makatipid kami sa binil. Kasi napakalaki yung binil ng mauubos ko pagka ho, kinat ko siya ng ganyan. Yung buo na, yung didikit mo na lang. So, yun, ganun technique namin, mga kaibigan. Nag-preprint kami ng ganito, ayan o. Tapos, ayan, ganyan yung ginagawa namin. Ina-assemble talaga namin. Kinatsaga namin yan. Medyo mabagal yan, mga kaibigan, yung proseso na ginagawa ko. Pero, effective siya kasi mas malaki yung kikitain nyo, mga kaibigan. Konting sakripisyo lang naman yun. Nilalagyan namin yan ng, tawag dito, backing ng vinil, yung plastic. Tapos nalagyan namin ng tape. So yun, still na ginagawa ko dyan para makatipid tayo sa vinil. Kasi kung hindi ko gagawin yan, mga kaibigan, baka sa isang metro ay mga 6 na piraso lang yung magagawa ko siguro, o 8. Pero dahil ganun nga, ina-assemble namin yan ng ganito, malaki yung natitipid namin sa vinil. So dagdag kita yun, mga kaibigan. So yun, ganyan, mga kaibigan. Bago ako mag-press niyan sa likod, lahat yan dinidikit muna namin para pag ako nag-press, dire-diretso siya. Tapos, ang ginagawa ko, mga kaibigan, hindi ko siya nilalagyan ng sapin. Kasi yung iba nilalagyan nila ng sapin eh. Dito, kumbaga nilalagyan nila sa loob. Ako hindi oh. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung rubber at nilalagay ko yung sapin. Instead na ilagay ko sa loob, dito ko siya nilalagay, mga kaibigan. Tapos ito ay ibinibihis ko dun sa heat press. Bakit yung ginagawa yan, mga kaibigan? Kasi medyo maganit ho ipasok ang damit pag yung totong pad na yan nakalagay dyan. Tira niya, pag ipasok ito, napakadali ho. So yun, yun lang. Press natin ng 3 seconds. Alright, 3 seconds. Ang galing mo. Dahil Korean brand dito, teka-teka tayo. So yun, pinepress ko muna yan lahat. Na, tapos paglamig, saka natin tatanggalin yung... Nagsample lang ako ng isa, mga kaibigan, ha. Baka sabihin nyo, palipat-lipat ako ng ano. Hindi, oh. Lahat ko niyan, tinatapos ko muna yung isang side bago ako lumipat sa kabilang side. So ito na, i-press ko ulit para doon sa pangalawang press o final press natin. Punasan natin para medyo maganda yung pagkakalapat ng vinil. So okay na, itatak ko na yung harapan. Likuran pala. Pupunta na tayo sa harapan naman. Isa ito, mga kaibigan, na para hindi masyadong kumapal, kasi meron tayong butonis dito. Ayan. Medyo inililis ko yung ito. Ayan. Tapos inilalagay ko siya dun. Ayan. Ayan. So hindi naiipit yung butonis. Repress. Punas-punasan mo muna. Hanggat maaari nga, mga kaibigan, malamig yan eh bago mo siya tanggalin. Para sigurado kang hindi umaangat yung dikit niya or yung adhesive. So yan, example lang muna ako ng isa. So mga kaibigan, wala namang special na technique dito, no? Ang ano ko lang, practice niyo yung pressure. Tapos paganda, gawin niyo yung ginagawa ko na huwag niyo munang tatanggalin yung teflon. Payo ko lang yon kasi sa tagal ko nung ginagawa nito, niminsan, no, wala akong nagreklamo sa akin na natuklap, no? Pwedeng kumukupas, katagalan na lang, o tsaka yun, nagkakrak-krak. Normal ho yun. Pero yung matuklap ho siya, may mali ho sa proseso nun. Hindi ako naniniwala doon kasi nagpiprint din ho naman kami na pansarili namin. So, hindi ho talaga siya ganun kadaling matuklap, si Dark Transfer. So, ayun po, mga kaibigan, ganun lang ho yung ginagawa ko. Yung proseso na ginagawa ko ay ganun lang ho kasimple. Kung mapapansin nyo, wala ho naman talagang espesyal, no? Kaya lang nga, may mga kaibigan tayo na nagre-request sa atin, no? Kasi nagkakaproblema sila na mabilis daw matuklap. So, ayun, yung pruweba na hindi ho, no? Yan ay nasa proseso ho yan at siguro ay sa klase
ng materials na ginagamit nyo. So, nasabi ko na ho, yung materials na ginagamit ko, so sana makatulong ho sa inyo, mga kaibigan. So, yung naka-contourcut to, mga kaibigan. Pero yung ginawa ko, ito, ay gupit method po ito, mga kaibigan. No, kasi gusto kong ma-maximize yung laki ng print. So, pag i-contourcut ko ho kasi yan sa cameo, siyempre, may registration mark po kung saan nababawasan pa yung laki. Kaya ito iiwala ho. So yan, gumamit ho lang ako ng isang dark transfer paper para dito sa design na to. So yun na yung watawat, ayun na yung maliit na logo at yung malaki. No, so ano to, gupit method. So yan mga kaibigan, no? hindi ho ako professional, no? Sa larangan na to. Baguhan lang din ako dito. Hindi pa ganun katagal ako sa negosyo na to. Kaya disclaimer ho, yung mga isineshare ko ho ay personal kong kaalaman ho yan na isineshare ko sa inyo. No, nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyong gawin o hindi. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang, ano? Happy Halloween po sa ating lahat, sa inyong lahat mga kaibigan. Ingat po sa mga pupuntahan nating lugar ngayon. At nagkalat ho ang masasamang tao dyan sa paligid-ligid. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Please like, comment, and subscribe. At i-hit nyo na yung notification bell para update kayo sa mga bagong tutorial at video na gagawin natin. So, J-Boy signing off. Peace!